Hello po sa inyo, magandang araw. Ito na naman po ako si Marife, Kato. Gusto ko lang po i-share sa inyo kung mga kaganapan sa amin na nakaraang araw, last week. Kasi po yung aso po namin ay nawala. Tapos nag-share po ako sa Facebook at humingi po ako ng prayers ng dasal na sana po makita po namin yung aming alagang aso na si Charlie. Then, bago po mangyari yung incidenting yon, last week ng Miyerkules, nakapulot po yung panganay kong anak ng tatlong lapad. Kung sa atin po, nagkakahalaga ng mga 14,000 pataas po ata. Mga ganun po. Tapos, bali po, kahatid ko lang po nun sa anak ko ng bunso sa kanyang cram school. Pagka-uwi ko, sabi ng asawa ko, nakapulot ng pera si Reggie, yung anak kong panganay. Tapos, sabi ko naman sa kanya, dalhin mo na sa police station, isurrender mo doon. Pero talagang dadalhin na po talaga niya doon sa police station. Nagpa-practice lang siya mag-golf. Tapos po, dinala niya na doon, maya-maya, tinawagan niya ako, dinala ko na sa police station yung pera, isinurrender ko na. Pag naging 3 months, wala po nag-claim ng pera, mapupunta daw po yun sa nakapulot ng pera. Ngayon, mas pinili po ng asawa ko na ibigay na lang o i-donate na lang po yung pera sa taong mas nangangailangan. Kaya, tapos sinabi ko po sa anak kong panganay, kay Reggie, sabi ko sa kanya, Reggie, yung napulot mong pera, kasama yung mga classmate mo, ay i-donate daw pagka walang nag-claim. Pagka 3 months, ganito po dito pagka 3 months po, wala po nag-claim ng perang napulot o mga bagay na napulot ninyo, dun po sa nakapulot, ibibigay yon. Kahit worth 100 kalapad o makukuha po nyo yon. Tapos yun naman po, pagka halimbawa, nakapulot kayo ng pera at may nag-claim, alam ko po, kwento sa akin ng teacher ko dati sa Japanese language, yung pong 10% nun, mapupunta po sa inyo, bibigyan po kayo noong may-ari ng pera. Ganun po yung point sa akin. Nung una po, ayaw pumayag ni Reggie. Sabi, bakit namin ibibigay doon? Bakit hindi sa amin? Paghahati-hatian naman sana yun ng paghahati-hatian namin yun ng kaibigan ko. Pinagsabihan ko siya, Reggie, hindi mo yung pera. Alam mo, masama yung hindi, nag-aangkin ka ng hindi sa'yo. Alam mo ba, may balik yun na hindi maganda? Sabi kong ganun sa kanya. Kahit anong hirap ng buhay, wag na wag mong gagawin, angkinin o mag-knockout para lang magkaroon ka ng pera at para kayo maman. Pinagsabihan ko po siya ng ganon, tapos para po siya napaisip at sinabi, ay oo nga, yung parang, kasi maganda po talaga habang bata pa, itinuturo na natin sa ating mga anak kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kasi dito po, sa aking experience sa Japan, karamihan po ng mga bata, hindi naman po karamihan, lalo na pag pure Japanese po, yung iba pong mga bata hindi po natuturuan ng magandang aral kasi sa sobrang busy po ng mga magulang nila sa paghahanap buhay para maibigay yung o para po sa kanilang kinabukasan nag-iipon po talaga sila. Hindi nila nasusubaybayan na maayos yung pagpapalaki sa kanilang mga anak. Kaya mas maganda pa rin po kung tutusin ang pagpapalaki ng mga Pilipino sa kanilang mga anak. Talaga po natuturoan ng magandang aral. Hindi ko po nilalahat ng pure Japanese ay pangit po ang pagpalaki ng anak. Yan lang po ay ayon sa aking mga nakikita. Hindi ko po sinasabing lahat, baka po mayroong mambash dyan. Yan lang po ay ayon sa aking nakikita. Niliwanag ko lang po, hindi po lahat. Yan, tapos na nga po yung kwento. Then, Friday po, Friday ng hapon, kasi umaga noon, tuwing umaga, inilalabas ko po yung aming aso sa labas. Dito po, yan. Dito, inilalabas ko siya kasi may bahay po siya dyan sa labas. Then, inilabas ko po, kumbaga, komportable po ako yung na nasa maayos siyang kalagayan kasi nga po, mas maluan po yung space niya dito sa labas. Nakakapaglakad-lakad siya, tapos maganda po yung tanawin sa labas kaysa dun sa kanyang bahay dito sa loob sa bahay namin. Ngayon po, mga before mag 6 o'clock, sabi ko po sa anak kong panganay na si Reggie, Reggie, ipasok mo na si Charlie. Nung una po, hindi pa niya kumbaga parang nag-games po siya noon
Di, maya-maya po, ipapasok niya na, Mama, wala si Charlie. Di, ako naman po, talagang pagkaano, ninenervous na, anong wala? Paano mawawala? Nandyan lang kaya yun? Tapos yun, doon na po nag-start, hinanap po nila, hinanap ni Reggie, ni Soja, tsaka ng tatay niya. Tapos, ako naman po, siyempre, kailangan muna magluto ng hapunan, kailangan muna ayusin. Kasi nga po, yung aking pong anak na panganay, every Friday, may cram school po siya ng 7 to 10. Nagluto muna ako. Hindi pa rin po niya makita, hindi pa rin nila makita yan. Talagang, hindi na rin po ako mapakali. Kasi nga po, hindi lang po aso yung turing namin kay Charlie sa aming aso. Parang talagang pamilya po, talagang stress reliever namin. Talaga pong, kumbaga nakakapaglakad po kami, na-exercise po kami kapag ka po kami ay kasama namin si Charlie. Masarap po siyang kasama, na-enjoy po namin. Hindi po yung parang, di ba pag nag-iisa lang po maglakad, parang medyo nakakalungkot po eh. Eh at least po, pagka may kasama kayong aso, may kabanding po kayo naglalakad-lakad. Then, hindi pa rin po, umuwi na po yung si Reggie, si Soji, at saka yung tatay niya. Ako naman, nakapagluto na po. Pinakain ko muna yung panganay ko, tapos ako naman at saka si Soji, yung bunso kong anak, hinanap po namin sa labas, mga ilang oras po yon. Ilang oras po namin hinanap, talagang kinakabahan ako, kinakabahan na si Soji, tapos po, ito namang, umuwi muna kami ni Soji sa bahay, kumain. Habang nagpo-post po ako ng picture ni Charlie sa Facebook, nag-share po, bigla na lang po ako napahagulgol, umiyak. Parang naalala ko po yung banding namin kay Charlie, yung para po siya talagang pinakabunso namin eh. Talaga po nakakatuwa siya. Tapos bigla po akong umiyak na napapasinghot po. Eh hindi ko alam, nasa likod ko po pala si Soji, kumuha siya ng tissue. Mama, huwag ka nang umiyak. Makikita din natin si Charlie kasi meron naman yung chip sa loob ng katawan. Isosoli yun. Binigyan niya ako ng tissue. Di punas-punas na po ako ng tissue. Tapos siya naman, umupo po sa sopa. Pagkaupo niya sa sopa, bigla naman po siyang umiyak ng umiyak. At siya naman po yun humagulgol ng kakaiyak. O, sabi mo, huwag umiyak si Mama. Bakit ngayon ikaw naman ang umiiyak? Kasi talaga ito pong bunso ko, mahal na mahal po yung si Charlie. Pero nung bata pa po siya, hindi niya po gusto yung aso namin, hindi niya po gusto si Charlie. Kasi po, itong aming bunso, ay meron po siyang allergy. Allergy sa balahibo ng aso, balahibo ng hayop. Bawal po talaga siya. Eh ngayon, yung panganay ko po talagang anak ang may gusto kay Charlie. Sabi niya, pa-birthday niya na lang po sa akin ay aso. Sabi ko, hindi po pwede kasi nga si Soji may allergy. Pero sabi naman ng ibang doktor, mas okay na nag-aalaga ka ng aso para lumakas yung immune system mo o yung ano mo sa katawan. Kaya yun, nag-alaga po kami, binili namin si Charlie. Tapos nung una, talagang si Soji po, talagang ano po siya, yung mata niya po namamaga, talagang kumakati po yung buong katawan niya, talagang allergy po siya. Hanggang sa yung parang na ano na po na niya yung balahibo ng alaga namin. Parang talagang naging manhid na. Lumakas na po yung kanyang immune system, yung kanyang resistensya. Umano na, hindi na po masyado siyang nagkaka-allergy. Naging okay na po siya. Hanggang sa yun, napamahal na po si bunso kong anak na si Soji kay Charlie. Hindi pa rin po ako mapakali. Ang ginawa ko po, umalis po ako ng maaga, siguro mga 9 po, before 9. Ginawa ko, nag-ikot-ikot po ulit ako sa aming bahay, doon sa mga kung saan po namin dinadala ng paglalakad si Charlie. Yan, umikot-ikot po ako. Pero habang nagmamaneho ako, umiiyak po ako kasi nga talagang mahal po namin siya. Mahal namin si Charlie, sana maibalik siya, sana nasa maayos po siyang kalagayan. At sana mas okay na po yung may nakapulot po talaga sa kanya kasi po madidetect po yun eh dahil sa chips. Madidetect po yun ng taga-insurance. Kumbaga yun po yung nakakalam eh, namomotivate po nila kung nasaan po yung aming alaga. Eh di sabi ko po sa asawa ko, tumawag na tayo ng pulis. Yung asawa ko po, ayaw niya pong tumawag ng pulis hanggat hindi po nagbe 24 oras. Kasi po hindi daw po aasikasuhin kaagad ng mga pulis yung paghanap sa aso kasi hindi po
pulis ang mag-aayos nung, kumbaga, insurance muna ang tatawagan. Nung mga oras na yon, hindi na po namin matawag yung insurance kasi nga po, sarado na po yung ano, kanilang ano, ang tawag doon, ang company po. Sarado po, bukas na lang natin tawagan. Tapos, hindi pa rin po ako mapakali, makulit po talaga ako nasa habang naghihintay po ako sa aking anak na napanganay sa cram school, nasa loob ako ng sasakyan. Tumawag po ako sa asawa ko ulit, tumawag na tayo ng pulis. Hanggang sa naiinis na po yung asawa ko. Sabi niya, bukas na nga lang tayo tatawag kasi nga hindi yung po pwede yung ganon. Hanggang yun, sa kinabukasan po, talagang maaga kaming gumising. Maaga ako naghilamos kasi hindi po talaga ako maaga naghihilamos eh. Kasi nga po, inuuna ko muna, pakainin sila, magluto-luto, yan, ganyan-ganyan po. Tapos, yung pag-aayos namin, before mag 9 o'clock, yan po ata yung oras ng bukas ng, ano, ng police station. Before mag 9 o'clock po, yan, tumawag na po yung aking asawa, nagtanong po siya, umingi po siya ng payo, may ganito po, nawala po yung aso namin, ganito po yung kulay niya, ganito po yung laki niya, ganito po yung edad niya, yun sa in-explain niya po. Tapos, sumagot po yung, ano, yung police na, ay, meron dito, dinala na aso, na kulay puti, tapos kulay gray yung kanyang dito yung pantali sa leeg. Yun, natuwa na po talaga kami. Talagang lahat po kami nagsundo na doon kay Charlie. Talagang ang laki namin pasasalamat po talaga at nakita po namin si Charlie. Bumalik na naman po. Masaya na naman po yung pamilya namin. Talagang maganda po talaga yung gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa. Yun lang po. Gusto ko lang po yung i-share. Huwag mong aangkinin ang hindi sa'yo. Kasi kapag inangkin mo yung hindi sa'yo, baka may ibang mangyari o hindi maganda mangyari. Yung para po nagkataon po, naging good karma po sa amin yung pagbalik po namin, ng pagdala po namin ng pera sa police station, tapos hindi po namin ikinilaim na pag, halimbawa, nag 3 months na po, kumbaga, idinonate lang po namin sa mga taong mas nangangailangan. Kumbaga, talagang aral po talaga yung huwag mong angkinin ang hindi sa'yo. Alaga na si Charlie, tapos nag-public post po ako sa Facebook.
Daddy! Daddy! Oreshi, Charlie. Charlie con. Oreshi ne. Yokatta ne. Kawaii, Charlie. Muli po pala ulit ako nagpapasalamat sa mga Facebook friends ko, sa mga kamag-anak, kakilala, sa mga nag private message po, sa mga nag-comment, sa mga nagdasal. Maraming po salamat sa inyo kasi isa po kayo sa dahilan kung bakit dininig po kaagad ni God o ng ating Panginoon yung prayers na makita si Charlie, ang aming alagang aso. Maganda po talaga yung sama-sama at marami nagpe-pray po sa inyo para mas madali pong dinggin ang nasa itaas yung ating mga hinanaing o yung ating mga gustong makuha. Maganda po talaga yung nagpe-pray po tayo. Maraming po salamat sa inyo. Sana po ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ilayo sa anumang sakuna. Thank you po sa inyo. God bless you all po. Sa muli po ulit kong pag-upload, sana po suportahan nyo pa rin po ako. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe na po kayo. At pakiclick na rin po ng button bell para po updated po kayo sa susunod ko pang upload ng mga video. Maraming po salamat. Sa muli po pagkikita.